trabaho, nagsara pa ang negosyong computer shop. Pero hindi nagpadaig sa pagsubok ang nakilala naming pamilya na ang kabuhayan ngayon, pagbebenta ng chicken wings online. Ang malinamnam nilang kwento ng pagbangon, tinutukan ni Bernadette Reyes. Isang bayan, tayo'y ahon, walang maiiwan sa pagbangon. Tripleng dagok ang hatid ng COVID-19 pandemic sa pamilya Ketulio. Si Dimple na isang dentista na wala ng trabaho na magsara ang pinagtatrabahuhang clinic. Si Apple na isang OFW sa Kuwait, natanggal sa trabaho bilang airport staff. At dahil sa lockdown, ang computer shop na itinaguyod ng kanilang mga magulang, tuluyan ding nagsara. Sa nakalipas na 5 taon, ang computer shop na ito ang bumuhay sa pamilya Ketulio. Pero na magsimula ang lockdown, natigil sila sa kanilang negosyo. Wala na kaming ipang araw-araw. Kailangan naming kumita para meron kaming gagastusin sa araw-araw naming pagkain. Dito na naisip ng pamilya na magsimula ng online business at ang bida, chicken wings. Mula sa puhunan ng 1,000 piso, kumikita ng 800 hanggang 1,000 pesos kada araw ang pamilya. Si nanay ang toka sa pamamalengke. Tulong-tulong naman sa pagbebenta ang magkakapatid at si Bunso ang delivery boy. Natuto po kami sa advertising, so medyo may alam po ako kung paano mag-post sa social media, paano po mag-edit ng promotions, ng pictures, videos po para po sa product po namin na sinisell. Ngayong panahon ng COVID-19 pandemic, meron tayong kanya-kanyang kwento ng pagbangon. Pero para sa pamilya Ketulio, may malaking dahilan para sa kanilang munting negosyo. Stroke patient ang isang tiyo, bedridden ang kanilang lola, at nagpapagaling naman sa sakit na brain aneurysm ang tiyahin. Okay na kami kung hindi kami kakain ng 3 beses ang araw, pero hindi po pwede yung mga may sakit na sila ang walang makakain, tsaka walang panggamot. Sa bawat chicken wings na mabebenta, nilalaan ni Apple ang bahagi ng kita para sa gamot ng mga kaanak. Para makatulong din kasi kagaya nga ngayon, sarado yung negosyo nila. Tapos yun nga, bagong bukas yung chicken wings nila. So kaya tinatangkilik namin. Lola, tita, sana okay lang kayo dyan. Hanggat may matutulong kami, bibigyan po namin kayo. Pagaling po kayo. Patunay ang pamilya Ketulio na sa panahon ng kagipitan, pamilya pa rin ang ating sandalan. Sa lahat ng nakakaramdam ng lungkot at hindi makabangon sa panahon ngayon, dasal lang at saka mag-isip kayo ng kung paano kayo kikita at magkaroon ng perang papasok. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.